Good morning po, kapamilya. Welcome na naman po sa ating daily devotion. So, before mag-start po tayo, mag-pray po muna tayo kay Lord. Father God in heaven, thank you po for this day. Umihi po kami ng wisdom sa inyo through the power of your Holy Spirit. Alam ko pong nagre-rely po ako sa devotion with whom I believe, Lord, nang galing sa inyo through this book. But Lord, kayo po mismo yung mag-explica sa amin at mag-flow lang po yung gusto nyong sabihin sa amin, Panginoon. Nawa po Lord, kahit hindi po ako ganun katatas, Panginoon, o katalino, kayo po yung magsalita, Lord. Cover us, every one of us, Lord, with your power, with your grace, Lord God, na maintindihan namin po yung word ninyo for this day sa amin. At the same time, Lord, maka kami ng new truth about who you are, who we are, and your plans for all of us, Lord. The truth about your words. In Jesus' name, amen. So, good morning po. Eto po, magbabasa na po tayo. Ang title po natin is Hands Off. Hands off. Okay. Pagka po yung nakita ko po to, parang alam niyo yun, yung sa, kumbaga sa mga pinag-aralan natin, mga Espanyol eh, no limitanghere. No limitanghere. Okay? Yan na naman ako, mga kung ano-anong mga. Eh, okay. So, ang verse po natin is taken from 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 23. So, kinote po dito ni Pastor Max Locado na sabi niya nga, kung babasahin ho natin yung verse, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anoints us, set His seal of ownership on us. Ang dami pong ginawa yun ng Panginoon. He anoints us, set His seal of ownership on us, and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Kumbaga, may ginagarantor na ni Lord. Meron na siyang pauna ang bayad sa atin. Para man pauna na tayong, ay, aking to ha. O, teka lang, may deposit na ako dyan sa buhay ng mga naniniwala sa akin. Okay. So, ano po bang nangyayari dito? Una po, ang context po nito, letter po ito ni Apostle Paul sa mga Corinthians. Nagkaroon po kasi sila ng mga misunderstanding. Kasi nga po, di ba, very bold si Apostle Paul. Nagkaroon sila ng misunderstanding. Tapos, nasingitan pa si Apostle Paul ng mga false prophet. Kaya po, ito pong sulat na to, gusto niyang, alam niyo yun, gusto niya talaga makipagsundo doon sa mga nagkaroon ng misunderstanding sa kanya. At sa dami po ng mga sinulat niya, ito po yung keynote ni Pastor Max Locado. Hindi para sisaliksikin natin yung mga context doon sa 2 Corinthians, but ito po yung talagang patotoo din ni Apostle Paul tuon sa mga nananampalataya na maaaring sa mga panahon na yon, ala, napapasukan na sila ng kung ano-anong hindi magandang pag-iisip. Kaya po alam niyo po yung katulad nga po yung sabi ni Ma'am Dang, yung the power of the tongue. O, di po ba? Tsaka yung paano ba tayo makipag ano sa ating mga ka-church o kapatiran kapag ka may mga panahon na ganyan. Napaka-powerful pa rin po na idikdik natin sa ating mga pag-iisip o may sasabihin tayo kung sino talaga tayo para maalala natin. In that way, the devil magiging hands off sila sa atin. Na para bang hindi natin makaya itong mga magkakapatid na to sa pangalan ni Christ.
Kaya po ito yung pinaka sigurong keynote ni Pastor Max Locado. At ang ganda rin naman po, dahil ginamit po talaga ito ni Apostle Paul para doon sa mga believers. So ito na po ah, sabi niya, kung hihimay-himayin po natin, kasi ang ginawa ni Pastor Max Locado yung first paragraph, pansin ko lang po nung binasa ko, in-explain niya po yung first sentence na sabi niya, "Now it is God." It is God who makes both us, sabi niya, sino ba yung us na sinasabi niya? Sila Pete, sila Paul, si Silas, si Timothy. Both us sila bilang mga mamamahayag na nagpipreach ng gospel, na nagsishare ng truth about who Jesus is, who God is, the plan of God sa mankind, sa mga believers. Same na sinasabi na nagtuturo ng katotohanan sa mga maniniwala sa kanila at naniniwala sa Panginoong Jesus. Kaya, it is God who makes us, sa panahon ngayon, tayong lahat din po na nagsishare sa ibang mga mahal natin sa buhay. Kasi, in a way, we are all disciples of Jesus. Kaya po, every time we speak in behalf of our God the Father. At yun po sabi niya, makes us and you stand firm in Christ. Sino daw po ang nagpapatatag sa atin sa pananampalataya natin kay Jesus Christ? Si God the Father. Kaya po sa first paragraph, ang sabi po dito ni Pastor Max Locado, Jesus promised a new life that could not be forfeited or terminated. Sabi niya nga po sa John chapter 5 verse 24, kinote po dito ni Pastor Max Locado, whoever hears my word and, kasi nga po iba, tinig lang nandin eh, pasok dito, labas doon. Hindi daw po nga ganun, may kadugtong, sabi. But whoever hears my word and believes him who sent me. Sino po ba ang nag-send? Si Jesus ang nagsasabi po dito eh. Who sent me, sino daw po ba ang nag-send kay Jesus Christ? Si God the Father. Kaya ka po kung maaalala nyo nung Monday, sabi niya na may definition of sin doon sa Bible na kinote doon. Kung naaalala nyo po yung Monday, yun sabi niya na, the mere fact you do not believe in God, you already condemn yourself. You are already God's enemy. Kaya pasalamat po tayo yung mga ibang nasa ano po is they believe in God pero kulang pa. They believe in God pero kulang pa. Di po ba sabi nga, pero pag naniniwala kay God, blessing na po yun. Kaysa naman hindi ka naniniwala kay God. Oh, so, pero syempre sabi niya, whoever hears the word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. Kasi nga po, pag nag-umpisa tayo na, ay, naniniwala ako na may Diyos, syempre maniniwala ka sa lahat ng sinasabi ng Diyos. Ano ba ang sinabi ng Diyos? Na si Jesus Christ ang only way, ito ang aking anak, whom I am pleased, listen to him. Di ba sinabi yan ni God the Father sa Bible? Proving na talagang Jesus is his son. Tapos yung lahat ng sinabi at pinagawa kay Jesus nangyari and he resurrected from the dead. Ano pa po ba yung i-question natin sa Panginoon? So kung babalikan po natin dito, sabi niya sa John 5, Chapter 5 verse 24, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. So yun, sabi pa nga po ni Sir Max Locado dito, may example siya. Sabi niya, bridges are burned. Yun po talaga ang hinaharap nating lahat na sinners. And the transfer is completed, accomplished, sabi niya. Ebbs and flows continue. Nagkakaroon pa rin po tayo ng mga flaws sa buhay, pagkakamali. But they never disqualify. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, may pag-asa pa tayo habang nabubuhay tayo. Bumalik tayo sa Kanya. Confess your sin. Repent. Hindi po yung sorisorihan lang. Yun talagang repent, sabi niya. Ups and downs may mark our days.
hindi pa rin po, wala pa rin po talagang sasabihin na perfect na tayo, sabi niya. But they will never ban us from His kingdom. Jesus bottom lines our lives with grace. There's always a grace. Pero yun nga po, ang ganda po na natutunan namin sa Book of James noon na talagang isang truth na nakita naming lahat. Faith without work is dead. Na, alam niyo yun, we may, sabi niya, we may be saved. Meron pong talagang ano na, kung totoo kasi na saved na tayo at naniniwala tayo, imposible po na hindi tayo magta-transform. Imposible po na paulit-ulit natin kakayanin na saktan natin ang ating Panginoon. Pero sabi nga, andoon ang grace ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Kaya nga po kung titingnan natin yung first sentence na sinasabi dito ni Pastor Maxwell, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Yung faith natin sa Kanya. Dahil doon sa faith na yon may grace, at sa grace na yon makakayanan nating tumayo sa katotohanan. Gawin ang tama sa lahat ng oras. Pumili ng tamang desisyon. Ne? Ang daldal ko po, no? Okay. So, yung second paragraph naman po, in-explain niya po, ang nakita ko po, in-explain po ni Pastor Max Lucado naman, yung second sentence. Ano yun? Sabi niya, He anointed us, number one yun, set His seal of ownership on us, number two po yun, and put His Spirit in our hearts. Tatlo po yun na sinabi na katotohanan na ginawa ng Panginoon sa lahat ng mga tumatayo sa faith nila kay Jesus Christ. Ano daw po yung tatlong yun? Yun daw po ay deposit. Deposit po yun ng Panginoon, guaranteeing what is to come. Alam nyo po yun, yung parang kapag kabibilin mo yung isang bagay o gusto mong bilin yung sasakyan, yun ba? Bibigyan sa sasakyan. Para wala nang kukuha doon o siguradong-sigurado ka na pero may kailangan ka pang gawin, meron pang dapat gawin doon sa sasakyan, di ba? Nag-deposit ka na, o akin na yan ha, nakapauna na akong bayad dyan. Inunahan na po, kumbaga sa atin, sa buhay po natin, inunahan na ng Panginoon na binigay niya na yung grace na yun, nag-deposit na siya sa buhay natin. Pero alam niyo yun, yung deposit, yung deposit na yun, parang tinatakan niya na tayo na, o akin na yan, anak ko na yan. Ganon, yung ibig pong sabihin niya. So ito po, ang sabi naman po ni Sir Max Lucado, even more, God stakes His claim on us. Yun po yun. Sabi niya, by His Spirit, He has stamped us with the eternal pledge, a sure beginning of what is destined to complete. Dahil alam po ng Panginoon na may yung faith natin na meron do sa Kanya. Kahit ka, sabi niya, if you have a faith like a mustard seed, lalaki po yun. Sabi niya nga, yun yung gusto ng Panginoon na i-complete sa buong pagkatao natin. Kaya po parati kong sinasabi yun eh, pagka minsan may mga failures po tayo, He who began a good work in you, tatandaan nyo, is faithful to complete it. Kaya nga po, may deposit na ang Panginoon sa atin. Meron na siyang inunahan niya si Satan na, anak ko to ah, wag mo tong kakantiin. You've done something similar, o di po ba sabi niya, tinatanong, o yung iba, para sa kanya yon may tatak siya sa singsing niya, may pangalan, o di daw kaya yung the Cowboys brand cattle with the mark of the ranch, yung may parang may tinatato na siya sa nilalagay sa parang side ng puwet ng mga kabayo o mga kalabaw, di po ba ganun yung example niya. Stamping declares ownership. Kaya po yun, yung Holy Spirit, yung seal of owner, yun yung seal ng ownership ni Lord sa atin. Pauna na yun, na ikaw anak na kita. Minsan nga po,
yung tatak na yun, alalahanin nyo, na tinatakan na kayo ng Panginoon, para po, alam nyo yun, yung magkaroon kayo ng, oo nga, tinatakan na ako ng Panginoon. Mahal na ako, binili niya na ako. Parati po nating alalahanin yun. Tapos sabi po niya dito, bakit daw yun? Stamping declares ownership. Sabi, through His Spirit, God stamps us. Yung Spirit ni Lord. Diba? Sabi nga, pag when we believe in Jesus Christ, talagang the power of the Holy Spirit is within us already. Yun yung stamp ng Panginoon sa atin. Would-be takers are repelled by the presence of His name. Alam niyo po, kung sino man po yung number one na gustong kumuha sa atin, sa ating kaluluwa, ay si Satanas po yun. Kaya nga po gagamit siya ng kung sino-sinong tao para masway ang ating pananampalataya. Pero in suma total, siya po talaga eh ganyan. Sabi niya nga, Satan is driven back by the declaration. At pagka po, maalala natin parati na ano na ba ang tatak ko talaga? Ano ba yung, sino ba yung nag-ano sa akin, nag-deposit ng buhay niya para sa akin, binigay niya lahat ng ang kanyang buhay para sa akin? Aba, si Jesus Christ po yun. Tapos sabi niya, pag nakita yun ng Satanas, mag-hands off siya. Parang nakasulat doon, this child is mine, eternally God. Yun po yung sinulat dito ni Pastor Max Locado. Nakaka-ano po talaga no, yung alalahanin natin kung sino tayo. At saka yung i-declare natin kung sino talaga tayo. Kakatuwa po kasi no, kung minsan tayo pa yung sobrang ano ang tingin sa sarili natin no, samantalang si God. Kumbaga, palaos na tayo. Kumbaga, parang patapon na tayo yung mga buhay natin noon, pero nag-ano pa rin siya, talagang nag-invest siya ng sobrang laki to the point na si Jesus Christ pa. Si Jesus Christ pa yung pambayad para sa ating mga kasalanan. Kaya po, mga kapatid, special po tayo. Special po tayong lahat. Sana huwag po nating kalimutan yun. That ganun tayo kamahal ni Lord. Tapos, He anointed us already. He sealed us of His ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit. Dahil naniniwala siya na maganda ang destiny nating lahat. To be part of the forever family, to be one of the character na nandoon na sa unending story ni Lord. Eh, pero po, yun ay lahat naka-ano din sa kung anong pipiliin mo. Di po? Kaya po yun yung ano natin ngayon, parang boost natin sa araw-araw. Hands off ang kalaban sa atin, mga kapatid. But always stand firm in Christ. God is preparing us every day to stand firm with Christ. Kaya po tandaan nyo yung parati para, alam nyo yun, I am a child of God. Para po, pagka may gagawin kayo o pipili kayo, isipin nyo muna, kanino ka bang anak, kapatid? Para sa ending po ng ating araw sa ngayon, eh, alam nyo po yun, yung parang mga bata na, papasok sa school, mag-aaral, makikisalamuha sa ibang mga tao, your character, yung grades mo, yung test mo, sa buong araw na yon, pag-uwi mo, yung dadating ka na, daddy, may star ako. Daddy, may well done ako. Alam mo yun, yung pagkatapos ng end of the day na pipray tayo ulit kay Lord Jesus na magte-thank you tayo dahil siya pa rin yung tumulong sa atin. Na parang meron din tayong may offer sa kanya na, Lord, sana napasaya kita ngayong araw na to. Sana napasaya ko po kayo sa mga ginawa ko, sa mga pinili ko na desisyon sa buhay.
kung paano ako nagsalita at nag-react sa mga kapwa ko. Sumunod nga ba ako sa inyo, Lord? So, yun lang po sa araw na to. Remember who you are. Okay? So, yun lang po, mga kapatid. Before we end, gusto nga po pong palang i-share yun, yung sa cartoons, yung The Lion King, yung namatay na yung tatay niya, tapos, di ba, imbis magtumayo siyang hari, tumakbo siya, tapos, para bang Hakuna Matata, ano yun, kung ano man mangyari, okay lang, means, not worrying nga, pero, alam niyo, no responsibility, hindi ganun ang Panginoon sa atin, tapos, yung nagpakita sa kanya yung, ano, yung chance na yun, ano takot doon yung si Rafiki, tapos sabi niya, I know your father, tapos nung look deeper, remember, look deeper this day, sabi nung ni Mufasa, you have forgotten me, huh, di kita nakalimutan papa, sabi niya, you have forgotten yourself, that's why you have forgotten me, sabi niya, take your place in the pride rock. Parang yung mga times po na yung naalala ko, lahat tayo nagkakaroon ng maling desisyon, pero alam niyo yun, si God the Father nandyan pa rin na, huwag mo kakalimutan anak ko, sino ka, you are my son, the one true king, sabihin po, you are my son, you are my daughter, pinili tayo ni Lord, pinili niya tayo. Remember who you are. Yun lang po. So, yun na po. Tama na. Kasi matagal-tagal na po to. Okay, pray na po tayo. Lord, maraming salamat po sa paalala na talaga pong hindi dahil sa kaya namin gawin o anong kaya namin o dahil sa sobrang mabait kami. Hindi po yun, Lord. Kayo pa rin po, Lord. Dahil pa rin po sa grace ninyo, sa awa ninyo, Lord God. Kaya po, meron kaming faith. It is a gift, Lord God. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo na pinapatatag niyo po ang aming pananampalataya kay Jesus Christ, your only Son, our Savior, who died for all our sins, Father God. And thank you, Lord, for always remember, na pinaalala niyo sa amin, Lord, na kumbaga, may paunang bayad na kayo para sa amin. At alam niyo po yun, we are destined for greatness, Lord God. At inihintay niyo po yung time na yun that you have given us the power of your spirit, Lord God, para po maharap namin ang lahat. Thank you, Lord, for the seal. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag po namin kakalimutan yun. At saka, Lord, yung huwag po namin kayong mapahiya, Lord, sa buong araw na to. Maraming salamat po, Lord, sa tiwala at saka po, Lord, sa lahat ng sakripisyo ninyo sa amin. Lord, be with us today. Maraming salamat po. Thank you very much. In Jesus' mighty name, we pray. Good morning po.